Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 73 ng Widow's War. Talagang wala na nga talagang kawala itong si Sam, no? Kahit ano pa doon yung paliwanag na ibato niya, hindi raw talaga siya pakikinggan ni Aurora dahil talagang siya may kasalanan. Siya mismo ang tumulak kay Paco. Kaya ang gagawin ni Aurora ay talagang ipakukulong itong si Sam. Ngayon hindi daw mismo sa kulungan kundi sa mismong pamamahay niya. Kaya wala na rin nagawa itong si Mercy saka itong si Francis, no? Talagang nadiin na talaga itong si Sam. Samantala, itong katulungan ng Palacios biglang bumalik para sabihin kay Rebecca na totoong nabuntis siya noon. Nakita raw niya kasi yung litrato na yun. Yun nga lang, sa kasamaang palad, nahuli sila ni Amando kaya sila sinisante ni Madam Aurora. At nakiusap yung katulong na wag daw niya itong isusumbong kay Tita Aurora niya na siya mismo yung nagsabi dahil pwede raw siyang patayin nito. Kaya natatakot siya. Ngayon, umalis agad si Rebecca, inawat siya ng kuya niya. Saan ka pupunta? Kay Tita Aurora, bakit? Pag-isipan mo muna itong maigi. Sabi ni Rebecca, huwag ka mag-alala ate. Hindi kita sasabihin na ikaw mismo nagsabi sa akin. Bakit kuya, ba't mo ko pinipigilan? Sinungaling si Tita Aurora. Kailangan kong ipaglaban ang karapatan ko dahil nagkaanak ako. Kailangan kong malaman kung saan niya dinala yung mga anak ko. Kailangan muna natin itong pag-isipan para makagawa tayo ng plano. Huwag muna tayong magpadalos-dalos. At ito na nga, kinaladkad na nga itong si Sam. Sinabunutan siya ng maigi. Ngayon, talagang tumakbo itong si Francis at kinalaban niya si Amando, sinuntok niya. Nakalagpas siya. Anong nangyari? Kumarang siya sa gitna nila dahil nga iakit nga si Sam sa may hagdanan. Ang lakas talaga ng loob nito ni Francis. Nilabas niya yung cellphone niya at tinutukan niya ng video. Sabi niya, sige, subukan ninyo. Subukan ninyo yung ginagawa ninyo. Isang pindot lang nito. Maglalive ito sa Facebook at malalaman ng buong mundo ang kasalanan na kawalang niya na ginagawa ninyo. Sabi ni Aurora, itigil mo yan. Ibaba mo yung cellphone mo. Ngayon tinutukan agad ni Amando ng baril. Ano nga naman ang laban ni Francis na cellphone lang hawak sa baril ni Amando? Nakiusap si Samantha na ibigay mo na yan, Francis, nakikiusap ako. Nakuha niya yung cellphone. Ngayon sabi naman ni Aurora, tandaan mo to Amando. Walang makakalabas ni isang kastilyo dito sa pamamahay ko. Naintindihan nyo? Ngayon sabi ni Galvan, see you in court. Binitawan niya na si Sam. Nagkaya ka pa sila mag-anak. Samantala, sinundan ni Sophia yung ama niya. Dad, totoo ba talaga na sinaktan mo si Ate Sam? Buntis siya. Hindi mo dapat yung ginawa. Tumigil ka na. Kanina ka pa tanong ng tanong. Katulad ka ng nanay mo. Hindi mo dapat siya sinasaktan, dad, dahil para kang halimaw, wala kang pinagkaiba kay Tita Aurora. Sasaktan siya ng daddy niya, inawat lang siya ni George. Samantala, ito namang si Samantha, pinipigilan niya si Francis. Sabi ni Francis, magkapataya na tayo dito. Ang mahalaga, maproteksyonan kita, ate. Hindi ko hayaan na makulong ka. Sabi, no, huwag ka nang lumaban, Francis. Walang magagawa yan baril mo, kahit nasabihin mo makabaril ka ng isa, sa kulungan pa rin ang bagsak mo. Hindi, mamamatay na rin naman ako eh. Ngayon balik na tayo dito kina George, patama na ho yan. Bata lang po si Sophia, kaya po siya pala sagot ng ganyan. At Sophia, tama na rin, hindi mo dapat sinasagot ng ganyan ng daddy mo. Sabi niya, no? Tama na ho ito, wag na ho natin dagdagan pa yung sitwasyon, yung intensyon, sabi niya, no? Ng bawat isa. Sabi niya, gumitna na nga ito si George at wala na nga nagawa si Galvan kundi umalis na. Ngayon sabi naman ni George, Edward, samahan mo na muna si Sophia sa labas. Umalis na muna sila. Sinamahan muna ni Edward. Ngayon, eto na, sabi naman ni Ruth, hindi ko na talaga maintindihan itong mga nangyayari. Biro mo si Sam pala yung mismong tumulak kay Paco. Nagsisinungaling pa yung babae niyan. Ang galing talagang umarte, pang Best Actress Award. Walang niya siya. Siya lang palang pumatay sa asawa niya. Sabi ni George Nay, meron po nag-send sa akin si Tita Aurora. Meron po siyang sinend na video sa akin. O sa akin din, sabi ni Cairo. Sa akin din po. Ngayon, pinanood niya yung video. Sabi ni George, so totoo nga. Totoo nga na si Sam mismo tumulak kay Paco. No? Ngayon, sabi naman ni Francis, balik tayo dito. Mamamatay na rin naman ako, may cancer ako. Kaya ako na pwedeng gumawa nito. Kaya padaanin mo na ako, ate. Ngayon, humarang na nga itong si Mercy. Sabi niya, ako na mismo ang gagawa. Kinuha niya yung baril. Ngayon, sabi naman ni Samantha, hindi mo pwedeng gawin yan, Francis. Huwag mo nang dagdagan pa yung sitwasyon. Sabi niya, no? Kasi, lalo lang lalala. Ayokong mapahamak kayo. Ayokong madamay kayong dalawa ni nanay. Sabi naman ni Francis,
Dami-dami na to, ate. Pinagtanggol mo lang naman ang sarili mo. Wala ang kasalanan. Proteksyonan mo lang. Ang may kasalanan dito, ang pamilyang Palacios. Walang niya sila. Si Paco pala mismo pumatay kay tatay. Tinago niya yun. Sabi niya, no? Kaya dapat, maghiganti tayo. Tayo na nga itong biktima eh. Ikaw na nga itong naargabyado. Hindi ako papayag na wala akong gagawin. Kaya kailangan, patayin ko silang lahat. Kalabanin ko silang lahat. Ngayon, hindi na nga nakapagtimpi itong si Mercy. Sabi niya, ako na lang gagawa. Dahil ako ang magulang. Sabi, no? Ngayon, ito namang si Ruth nagwawala. Sabi niya, walang nga talaga yung Samantha na yan. Siya pala itong may kasalanan ng lahat ng ito. Tapos ang galing-galing niya magtago. O bakit anak, ba't ka biglang napatahimik dyan? Nay, kung sakali pong si Sam nga pong tumula kay Paco, hindi ho kaya na siya rin po yung pumatay kay Basil, siya yung lumason? Sabi, no, alam mo anak, may punto ka dyan eh. Pero, sabi ni George, no, okay lang sana kay Beverly. Meron siyang motibo. Pero kay Peter, magkasama ho kami, nay, nung nabatay po si Peter ng gabing yun. Ngayon, eto na. Naagaw na nga ni Francis yung baril kay Mercy. At biglang pumasok itong si Jericho at Rebecca. Nagulat sila. Kasi nga naman, baka saktan sila nito ni na Jericho at Rebecca. Dahil ano sila, Palacios sila eh. Anong ginagawa nyo dito? So Sam, alam ko na. Sinendan ako ng video ni Tita Aurora. Ikaw nga talaga tumula kay Kuya Paco. Ba't mo yung ginawa? Siguro, sinendan na rin kayo ng video. So, napansin ito ni Mercy sa cellphone niya. At pinanood nga ito kay Samantha. Hinarap sa pagmumukha nila yung video. So, sabi naman ni Samantha, hindi ko yan magagawa, Rebecca. Gusto nga akong isama ni Paco na tumalun din sa bangin. Pero pinagtanggol ko yung sarili ko. Hindi ko sinasadya. Sabi ni Rebecca, pwede ko bang mahawakan ang palad mo? So, nag-atubili pa sila. Pero itong si Samantha lumapit na kay Rebecca, no? Nakipagsapalaran siya. Ngayon, hinawakan ni Rebecca. Binasahan niya, di ba? Ginamit niya yung kanyang premonition. Dito niya malalaman kung talaga may kasalanan itong si Samantha o wala. Ngayon, napatunayan niya na wala pala itong kasalanan talaga. Inosente siya. Ngayon, eto na. Sabi naman ni Ruth, alam mo anak, meron kang punto eh. Pero yung kay Peter, posible kasing yun, nag-utos siya ng tao para patayin itong si Peter, di ba, habi? Ngayon, eto na. Sabi naman ni Rebecca, biktima lang tayo pares dito, Sam. Biktima tayo ni Tita Aurora. Kaya, meron din siyang kasalanan sa akin. Kuya, alam ko na nagsisinungaling talaga si Tita Aurora. Nabasa ko na siya. Ngayon, umalis itong si Rebecca. At ito naman, sabi naman ni Jericho kay Sam, kung meron kang kailangan, sabihin mo lang ako. Poproteksyonan kita, pati ang anak mo, huwag kang mag-alala. Pamilya na rin tayo. Ngayon umalis itong si Jericho para sundan nga itong si Rebecca kasi nga may gagawin pa sila. Ngunit talagang sinecure niya na talagang ililigtas niya itong si Samantha pati pamilya nito kahit anong mangyari. Diba? So sa madalas na tama, asahan talaga itong si Jericho. Diba? So parang nahimasmasan doon si Samantha, diba, sa mga sinabi niya. Samantala, pinanood ulit ni Samantha na maigi yung video. At napatunayan niya na kumpletong video pala yung sinend sa kanila, yung nakita ni Aurora. So bigla siya napangiti kasi meron siyang alas. Sabi niya sa pamilya niya, itong sinend sa akin ni Mama Aurora, kumpletong video. Samantalang yung pinakita sa akin ni Basil noon ay putol na yung video, merong cut. So ibig sabihin, dito, malinaw dito na gusto kong isama ni Paco sa video. Kaya ito yung malaking alas ko sa kanila. Ilalaban ko to, Nay Francis. Kakasuhan ko sila na slander saka physical injury sa ginawa nila. Humanda sila. Mag-aapila ako. Sabi ko, papatunayan ko sa kanila na meron akong panlaban dito sa video na to na gusto kong isama ni Paco na tumalun doon sa bangin. Sabi niya. Ngayon, talagang lumalakas na ang loob nito ni Sam. Diba? Talagang lalaban siya. Samantala, pinasok nga nito ni Jericho saka ni Rebecca yung kwarto ni Aurora dalhating gabi na. Sabi niya, nakasisiguro ka ba na gagawin natin to ngayon? Pwede naman bukas. Ngayon na, kuya, kasi mahimbing ang tulog ni Tita Aurora. Sigurado ka hindi siya magigising. Oo. Ngayon nagulat sila pagpasok nila, wala si Aurora sa loob ng kwarto. Sabi ni Jericho, wala si Tita Aurora. Nasaan siya? Imposible. Sobrang late night na. Samantalang dapat gantong oras tulog na siya.
saan kaya siya nagpunta, 'di ba? So alam na, nandoon siya mismo kay Paco, 'di ba? Nagtataka sila. At ito na nga, nandito na nga si Aurora kay Paco. Sabi niya, "Paco, alam ko na mismo ang katotohanan at hawak ko ang ebidensya. Narito, panoorin mo. Bakit ma, meron na naman bang ginawa sa'yo si Samantha? Wala sa akin kung hindi sa'yo. Ito ngayon ang ebidensya, malinaw dyan na tinulak ka ni Samantha sa clip." Sabi niya, no? Pinanood niya yung kompletong video. Ayan, no? So, natataka si Aurora, bakit wala man ang reaksyon yung anak niya? Ano, Paco, bakit ganyan ang reaksyon mo? Di ba dapat magalit ka? Dapat magalit ka. Bakit? Ano bang ibig mong sabihin? Ma, ano pa bang kailangan kong gawin, ha? Dapat magalit ka. Wala akong maalala. Anong wala kang maalala? So, ibig sabihin, alam mo to noong pa? Alam mo to na talagang tinulak ka ni Samantha pero pinagtatakpan mo lang? Sabihin mo nga sa akin, anak, gusto mo ba siyang ipagtanggol? Hindi mo to sinabi sa akin noon pa dahil gusto mo ipagtakpan yung ginawa niya masama sa iyo? Sabi niya, no? Wala nga akong maalala nung time na yon, ma. Ha? Yun ang katotohanan. Kaya hindi ko kagad sinabi, ano pa bang gagawin ko? Nangyari na. At nandito na ako sa kwartong to, nakakulong. Wala naman akong magawa. Hindi ako makalabas. Sabi ni Aurora, no? Dahil kagagawa niya ng asawa mo, kaya ka nagkukulong dito. Kaya ka nakakulong dito dahil sa asawa mo. Sabi niya, no? At ito pa yung sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, gusto mo daw isama si Sam sa may clip at pares kayong mamatay. Ano? Alam mo, mama, hindi ko magagawa yan. Kaya nga, alam kong hindi mo yung kayang gawin, sabi ni Aurora, no? Na ikaw magpapakamatay ka? Imposible. Sabi niya, no? Alam mo, si Samantha mismo ang tumulak sa'yo sa bangin. Yun ang katotohanan. Kaya ikaw, kumilos ka na dyan, tumayo ka na. Sabi niya, no? So, ibig sabihin, nakakatayo pala talaga si Paco. Hindi pala siya lumpo. Diba? Umiiyak siya at ito, pinakita yung maskara. So, ito yung katanungan, no, mga kapuso. Si Paco ba talaga ang Palacios killer? Kasi kayo na hinala, eh. Tinatago siya ni Aurora, diba? Walang nakakaalam na buhay siya. Pagkatapos, meron siyang maskara. Yan ang pakatunghayan natin sa mga susunod na episode ng Widow's War. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari, pakisubscribe lamang ito para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.